So, good morning mga sir. For today's video, para ito sa mga decarburador na kagaya nito na motor na bumabagsak yung pinaka-minor. Ibig sabihin, kapag naka-idling siya, nawawalan siya ng minor, bigla na lang namamatay. So, meron na akong gustong i-share sa inyo kung ano dapat na mga i-check. So, unang-unang kine-check natin dyan, siyempre yung condition ng ating air filter. So, ganito. Pag yung ating, para malaman mo yung condition ng iyong air filter, kung good pa, yung likod ng iyong air filter, baliktarin mo. Yan. Kapag yung likod ng air filter mo at saka yung harap ng air filter mo ay magkaiba ng kulay, ibig sabihin, medyo kailangan mo ng linisan ng iyong air filter, or kung may pera ka naman or budget, palitan mo na ito para sigurado kang malinis. At the same time, yung dumi na pumapasok dito sa air cleaner niya, lumulusot na siya dito sa likod, pumupunta na siya dito sa ating carburetor, kaya yung ating carburetor ay namamalya, nawawalan na rin siya ng minor. So, isa pa sa dapat nating i-check dyan, yung condition ng ating mga manifold. Tulad niya, nagli-leak na yan. Dumadaan na dyan yung minsan yung hangin o yung sobrang gasolina. So, dapat pupunta siya sa loob ng ating combustion chamber para mas maganda yung minor, gumanda yung hatak. Eh, lumalabas na siya dito. At the same time, nagkakaroon pa rin siya ng singaw na hangin. So, nadadagdagan yung pressure na papasok na hangin sa halip na gasolina na lang yung papasok dapat. So, dapat pa rin natin i-check dito yung condition ng ating mga bolt. Kagaya nito, sa manifold na ito, meron siyang apat na bolt. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dapat, yan ay ma-check nyo rin. So, hindi porket na malinis na yung air cleaner mo, malinis yung carburetor mo, kung ang bolt mo naman dito ay maluwag, sumisingaw din yan yung ating hangin or gasolina. Ibig sabihin, nababawasan yung dapat papasok sa ating combustion chamber, papasok dito sa manifold na to, nababawasan pa rin siya ng pwersa. So, dapat hinihigpitan natin yan, tulad yan, no? Kaya yan sumisingaw dito sa ibabaw, maluwag na pala itong kanyang insulator na ito. So, dapat hinihigpitan nyo rin yan. Tapos, mayroon din siya ditong o-ring sa loob. Mas maganda, pag kinalas niyo yung carburetor, papalitan nyo na rin. Yan o, maluluwag na o. Yan o, maluluwag na. Isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit nawawala ng minor ang ating mga motor. Yan o, napakaluwag na. So, ipitan din natin yan. Ito naman yung nasa kabilang side niya, higpitan din natin, no. Yan, no. Kung mapapansin niyo, napakaluwag na. Ang isa. Ayan, no. Maluluwag na yung kanyang tornilyuhan, dapat yan hindi naluwag. Ito pa yung pinaka dapat nating i-check dito. Dahil ito ay naka ESB na, yung meron na siyang air suction valve kagaya nito. So, napaka-importante dyan itong hose na ito. So, kapag singaw pa rin itong hose na ito, nawawalan pa rin siya ng minor. Tulad nito, sumisingaw na yung kanyang gasolina dito. Ibig sabihin, dapat yung gasolina papasok pa doon sa loob ng combustion chamber natin, nababawasan pa siya. So, possible ito, isa rin ito sa mga dapat na i-check ninyo kung bakit bumabagsak ang inyong minor. Once na meron siyang leak, bumabagsak pa rin yung minor natin. So, yun lang ating mga video for today's. Mga basic tips lang ito para sa ating pag-check kung bakit nawawalan tayo ng kadalasan ng minor. So, yun nga. Naituro ko na sa inyo ang mga dapat gawin. So, hindi tayo pwedeng mag-focus lang dito. Linis-linis lang tayo ng carburetor, palit ng air filter,
So ganun pa rin na magiging issue niyan kung ang mga bolt na to, itong hose na to, hindi rin natin ma-check. Magiging singaw pa rin siya. At ang pinakamabigat pa na itong issue ay magkakaroon pa siya ng knocking doon sa ating makina. Yung lumalagitik-lagitik, kailangan mo tune-upin. Yun naman pala, nasusobrahan lang ng hangin na pumapasok. Dahil na hindi natin na-check itong mga bagay-bagay na ito. So, yun lang, konting idea para sa inyo mga sir. Sana nakatulong ako dito sa aking short video na ginawa. Salamat mga sir.